babago, lalaban yung nagbebenta ng droga. Drugs in the Philippines is more than a $4 billion industry. Ang estimate po ng ating drug industry ay 200 to 500 billion peso industry. Yun po ang mawawala sa nagbebenta ng droga na illegal pag matitigil. Kayo po ba, pag kayo po yung nagbebenta ng droga at kumikita kayo ng 200 billion, basta nyo ba din ititigil po yan? Pangalawa po, marami sa nagbebenta ay user din po. Kaya nung galing po kaming Amerika 2 weeks ago, para ikutin po ang mga kongresista doon at ibang mga kaibigan, katulad po ng ginawa ni Secretary Andanar, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang media sa Pilipinas, sa buong mundo, iniikot po niya. Para ipaliwanag una, sa ibang bansa, marijuana, heroin, at saka cocaine. Sa cocaine po, marijuana at heroin, ang violence po ay barilan lang nung nagbebenta. Overdose po ang kinamamatay sa cocaine at heroin o kaya yung nabubutas po yung nasal cavity. Pero hindi po katulad ng shabu. Na sa shabu po, pagkatapos gamitin ng maraming beses, nagkakaroon po ng paranoia at illusions po ang tao. Nakikita nila, papunta sa kanila, kapatid o tatay nila, sasabihin nila, demonyo yon, kaya babarilin. Nakikita 4-year-old, 5-year-old, 10-year-old, ang nakikita Miss Universe. Kaya nire-rape. Meron ho bang matinong tao na magre-rape ng 5 taon gulang? Sabi po ng mga kritiko, kasama po si Senator De Lima, grabe daw ang patayan ngayon. Ma'am, grabe na ang patayan dati pa. Kaya lang nung araw ang napapatay yung mga inosente. Ngayon ang napapatay yung lumalaban sa pulis na mga pusher. Sa mismong dokumento ng DOJ, sa mismong dokumento ng DOJ ng panahon ni President Aquino at ni Secretary Leyla De Lima, 10 to 14,000 ang extrajudicial killing taon-taon. Buwan-buwan po, mayigit 1,000 ang extrajudicial killings. Bakit hindi nagsasalita yung iba noon? Alam niyo po bakit? Naglabas ng executive order si President Aquino na hinanda po ni Secretary De Lima. Ang sabi po doon, kapag ka hindi ideology, hindi labor leader, hindi pare o madre, hindi aktivista ang napatay, hindi extrajudicial killing yon. Ibig sabihin, pag pusher o kapwa pusher, nagpatayan, hindi extrajudicial killing. Pagdating ni Duterte, bawat isang patay, extrajudicial killing. At bawat isang yon, si Duterte na ang may kasalanan. Pagkatapos po namin may paliwanag yon sa iba't ibang bansa sa Asia, nagkaisa po ang ating mga kapitbahay na suportahan ang ating Pangulo laban sa terrorism, laban sa piracy, laban sa droga. Magugulat po kayo pagpunta namin ng Singapore, Cambodia, Malaysia, sa Peru. Ang nagpapapicture po sa ating Pangulo, hindi lang Pilipino. International superstar po ang ating Pangulo. Bakit po? Dahil po nakaka-connect siya sa tao eh. Pag sinabi naman niyang papatayin kita, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa mga pare. Hindi yan para sa mga pastor. Hindi yan sa mga imam. Hindi yan sa mga businessman. Hindi yan sa mga sumusunod sa batas. Pag sinabi ng Pangulong, papatayin kita, kriminal ka, ang kinakausap niya ay mga kriminal. Dahil yun ang lingwahe na alam nila. Ugali ko na po ngayon sa buong araw na nakakausap ko po, maging waiter, maging driver, maging doorman, security guard, stewardess, pag nakasakay ng aeroplano, tinatanong ko, taga saan ka, kamusta inyong lugar? Nandito po ang anak ni Chief Bato, si Rak, nandun kanina sa likod.
Madalas binibigyan ko ng feedback si Chief PNP ba to. Sabi ko, sir, dito sa lugar na to, tahimik daw. Sir, dito ganito daw. Sir, sa ganito may pulis daw. Alam niyo po, itong dalawang linggo na nakalipas, anong sabi sa akin? Sir, sinimula nung sinabing sinuspindi ang tokhang, maraming pusher ang bumalik. Totoo ba? Sa inyong lugar, bumalik ba yung mga pusher? Pag bumalik ang pusher, kasunod na dyan ang patayan ng inosente. Kasama na dyan ang rape, ang nakawan. Kaya ngayong gabi, ako'y nakikiusap sa ating Pangulo at sa PNP. I-relaunch ninyo ang inyong anti-drug drive. Anti-drug drive. At simula sa araw na to, February 25, araw ng revolusyon at pagbabago, hindi na ito Duterte's war on drugs. It will be the people's war on drugs. Dahil kasama tayo sa paglaban sa droga. At hindi lang po sa droga, pati sa korupsyon. Mga kasama, marami pong magpre-perform, marami magsasalita, marami pong magdadasal at kakanta, kaya hindi ako magpapakahaba. Ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo na nga paninira at hipokrasya ng kabila. Katulad niyan, di ba, hindi daw pwedeng arestuhin si Secretary de Lima sa Senado. Pero nung panahon po ni Presidente Aquino, si Enrile po, dun mismo sa session hall, inaresto. At ang DOJ secretary noon ay senador ngayon. Siya nag-imbento ng krimen na wala namang ganong krimen. Yung krimen na sinabi po kay Enrile ay yung murder na yung kinomplex po nila. Ang joke noon, complex with catering. Kasi may party sila nung nangyayari yon. Napawalang sala po siya, pero hindi tinawag na political prisoner si Enrile noon. Kanina po si Chairman Gascon binisita si Secretary de Leyla. Okay lang naman yun at dapat, di ba? Para siguraduhin safe siya at maganda yung kanyang kalagayan. Ang tanong ko lang, Chairman Gascon, bakit si Jinggoy hindi mo binisita? Bakit si Enrile hindi mo binisita? Bakit si Pongrebilla hindi mo binisita? At bakit yung napakarami natin mga kaibigan sa kaliwa at yung mga Muslim rebels natin na kinulong, hindi mo rin binisita? So, napakadali pong mag-criticize na political prisoner. Nagulat ako doon sa human rights group, may isang international human rights group, ginagamit daw ni Duterte ang batas para habulin ang kanyang mga kalaban at ikulong. Mga kasama, hindi si Duterte ang nagpakulong kay De Lima. Ang korte ang nagpakulong kay De Lima. So ibig nyo sabihin, sinasabi ho ba nga ng liberal ngayon at ng mga nagsasalita ngayon sa Liberal Party sa Senado na naglabas sila ng mga kasulatan at nagkakaisa daw sila at kinakampihan nila si Secretary De Lima? Number one, sinasabi nyo ba na ang korte sa presidente sumusunod? Eh hindi naman yung judge na yan, hindi naman na-appoint ni presidente, dati na pong judge yan. Pangalawa po, nakita nyo na ba ebidensya? Bulag ba kayo habang nag-hearing sa House of Representatives at isang-isa nagsasalita? Bingi ba kayo na makababayan natin na mismo nagsasabi na ang shabu ay nanggaling sa Muntinlupa habang ikaw ang Secretary ng Justice? Kaya mga kasama, nagugulat ako eh. Pag sila nagpakulong, para sa bayan. Pag sila nagpakulong, rule of law. Pag kayo po ang nag-file ng kaso, politika lang yan. Pag kayo nag-file ng kaso, hindi tunay na pusher yan. Kalaban lang daw ni Duterte yan. Mga kasama, sa mahigit isang taon po na pagbubuntot ko sa ating Pangulo, dito tayo sa Maynila nagsimula ng ating kampanya. Sa 8 buwan niyang nakaupo bilang Pangulo, wala pa ako nakikita, naririnig, or nawi-witness na sinabi niyang gantihan natin. Meron po akong nawi-witness
na umupo sa tabi niya at sinasabi sa kanya, gantihan natin. Alam mo, sagot na presidente, pabayaan niyo lang, trabaho nila yan. Tama lang na gawin nila yan. Ganun po ang klase ng ating Pangulo. Kaya iiwanan ko po kayo ng isang tanong. Proprotektahan niyo po ba ang ating Pangulo? Ipaglalaban po ba natin ang pagbabago? God bless you. God bless the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ninyo pong narinig si Senator Alan Peter Quijano sa kanya pong talupari sa harap nyo ng sambayanan at tumalo po dito sa programa sa Quirino Grandstand kung saan nga po bilang pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong kampanya kontra sa illegal na droga, korupsyon at sa kahirapan. Binigyan din po ni Senator Cayetano ito pong mga mahalagang programa ng Duterte administration para nga po ma-highlight o para nga po masolusyonan ito pong problema sa illegal na droga sa ating bansa at makamit po ang maayos na lipunan. Inyo pong natunghayan ang patuloy na special coverage ng PTV. Live mula pa rin po dito yan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Muli ako po si Juliet Samuron. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage dito sa Freedom Rally at Vigil bilang pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte.